So yan, isang magandang araw mga kaibigan na Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre sa araw na ito, isa na naman pong reaction video ang ating pong gagawin. And of course, bago po ang lahat mga kaibigan ay binabati ko muna ng isang magandang araw ang ating mga kaibigan OFW. Kamusta po kayo dyan? At syempre, hangarin ko po mga kaibigan tulad ng sinasabi natin, tulungan po natin na maabot ni Kabusiness ang kanyang 1 million subscribers ito. At congratulations, patuloy na pong tumataas sa 377,000 na po mga kaibigan. At si Papa Dins naman ay tuloy-tuloy na po ang pag-angat. At kailangan nilang po ng mga 8,000 na subscribers si Papa Dins para maabot naman niya ang kanyang silver button. Bueno mga kaibigan, ako po si Taong Gala. Kung bago ka lang sa aking tahanan, hingi sana ako sa iyo na pindutin mo ang subscribe button at bell button para maging updated ka sa susunod nating mga video. Sa araw na ito mga kaibigan, ayan, naku po, nagkagulo po ang bahay ni Kabusiness at ang mga kagwang. Ito, panoorin natin. So, kailangan na nating i-unboxing. Opo. So, right. Ready. At unahin natin. Alright. So, ito po mga kaibigan, unboxing. Kung inyong pang matatandaan, pagkarating nila ay nakita nila yung mga tatlong regalo mula po sa ibang bansa. Ito po ay padala ng mga butihing sponsor, no? At talaga namang sa araw na ito ay i-unbox nila. Makikita natin ang mga kagwang at syempre sa pagkakataong ito, nandyan po ang presensya ni Damo. Nandyan po si Damo. Although, wala po sa presensya, nusyo po si Bong. So, wala po si Bong sa araw na ito habang nag-unbox. Unahin natin itong bag. Thank you po, Ma'am Annabelle. Yeah, so itong box na ito ay mula kay Ma'am Annabelle. Abata, congratulations and thank you so much, Ma'am Annabelle. Ano? So, ayan. Annabelle, maraming salamat po. Nakauwi na po ng Pennsylvania. Ma'am. Ayan, si Ma'am Annabelle taga Pennsylvania. Oh, talaga naman, ha? Ingat kayo dyan. Oh. Thank you, Ma'am. Kasi, thank you, sir. Oh. Thank you, Ma'am and sir. Yes, oh, yung chocolate namin. Joke lang. Unahin natin ito. So, ito po mga kaibigan, alam nyo ho, talaga namang ang daming mga samot-saring regalo. Mayroon dyan mga sombrero. Dito. Di ba mga sombrero? Mayroon dyan mga sapatos, mga naglabasang mga sapatos. Oh. Ako. At syempre mga branded na mga damit. Oo. May tsokolate. Ayan. Talagang sobrang tuwa po ang mga kagwang at syempre, ganun din po si Kabusiness. Sa araw din ito ay present po, syempre, ang sabi pa nga Wonder Woman, Superwoman ni si Papa Dins. Si Ma'am Russell, andyan po at kasama nila sa araw na ito. As in, lakos po! Yun, no? Parang nga namang ibang-ibang mga kaibigan ang pakiramdam at sobrang saya. Alam niyo ho, mga kaibigan, mga kapatid, ito po yung nakakataba ng puso, ano po, sapagkat dahil po sa kabutihan na, ginagawa ni Kabusiness, ng Kabusiness family, yung pong kanilang walang sawang pagtulong para sa mga tao, sinusuklian naman sila ng mga biyaya mula sa kanilang manunood. Pero mga kaibigan, okay, so, ito po ang isang babala. Nagbigay po ng babala itong si Kabusiness. Ito po ay patungkol sa mga scammer. Okay? Ayon po sa kanya na mayroon daw mga Facebook page. Ayon sa kanila, no? May mga page daw, pages na hindi naman sa kanila. Okay? Tapos, yun ang pinag- ikinakagulat at ipinagtataka nila kasi hindi nga sa kanila. Sa kasalukuyan ay hindi pa monetize ang kanilang Facebook page. At sa ngayon po ay humihingi sila ng tulong sa mga manunood na sana ay maabot nila ang kanilang 10,000 followers. Ito po yung SoGo Trading. Yan po yung official Kabusiness page. At syempre yung kay Papa Dins. So ipalo po natin yan. Okay? So nakikiusap sila sa lahat na sana po kung sino man yung gustong magpaabot, magbigay ng tulong ay kailangan munang kausapin sa pamamagitan ng pagbibideo call. Ito po ay mahalaga mga kaibigan, no? Sa sino man gustong magbigay ng tulong para masiguro natin na ang tulong ay makakarating kila
ka-business at siguradong makakarating doon din sa mga taong kanilang tinutulungan, kailangan nakausapin muna natin sila virtual doon po sa video call para masiguro natin na ang kausap natin ay sila mismo at nang sa gayon ay hindi po masayang ang ipapadalang tulong. Batid natin na napakahirap po talaga ng paghahanap din ng pera at dahil sa ang ating mga kapatid na mga nasa ibang bansa ay nais din naman silang magbigay tulong at makibahagi doon sa charity mission na ginawa ni Ka-Business, na ginagawa ni Ka-Business at ng mga kagwang ay nag-aabot sila ng tulong. Kumbaga ay sponsorship pero yun nga ho, para sabi nga ni Papa Dins ay para masigurado, dapat daw mga kapatid na mag-video call muna. Huwag basta magbibigay sa hindi otorisado. At kanilang pinapaabot na wala pa silang page na umabot ng lampas 10,000. So kung may mga page kayong pinupuntahan na 10,000 o lampas na doon, automatic po, hindi po sa kanila yon. Yun ang sinasabi nila. Bueno, sa pagkakataong din itong mga kaibigan, nakita natin si Damo. Okay? Si Damo. At nagbabalik. Dito kung ating kung napanood niyo yung harapan nila ni Ka-Business, kinausap niya si Damo. Kinausap niya si Damo at tinanong kung ano ang rason kung bakit hindi ito nakasama. Ayon kay Damo, siya daw ay natatakot. Siya daw ay natakot tumawid sa barko at tinanong siya ni Ka-Business, "Bakit hindi ka nagsabi, no?" Yun yung isa sa nakikita nating pagkukulang ni Damo. Bakit hindi niya in-inform si Ka-Business? Bakit hindi niya pinaabutan na Ka-Business, hindi ako makakasama dahil sa ganitong rason? So dapat siguro ito po yung may papayo natin. Hindi lang ay Damo, maging sa lahat ng mga kagwangs. Kung may pagkakataon na saan man pumunta, kahit saan, kailangan magpaalam. Alam niyo kasi mga kapatid, ito pong mga kagwangs natin, ang Ka-Business family ay tinututukan na po ng maraming mga tao. Ito po ay number 4 sa mga pinanunood sa social media. At siyempre, anumang maliliit na bagay na nangyayari sa loob ng bahay maging sa kagwangs ay konektado yan kay Ka-Business. Ang impact niyan ay doon kay Ka-Business. So nararapat na ipagbigay alam kung anuman o saan man pupunta nang sa ganun ay mayroon din namang sasabihin si Ka-Business kapag siya ay nagbablog kung nasaan sila at hindi nakikita sa camera. Sa ngayon po, tayo po ay nalulungkot sapagkat nusyo pa rin at hindi pa rin nakikita si Bong hanggang sa kasalukuyan. Ang sabi niya, Monday o uwi na pero hanggang ngayon. We'll hope and pray na itong mga darating na araw ay makita na po natin siya sa vlog. Sa totoo lang, gaano man hong kasaya, nakakalungkot pa rin kapag hindi sila kompleto. Okay, mga kaibigan, hanggang dito lang po muna itong ating pagbablog. At syempre, yan po ay update lamang at dalangin natin na sana sa susunod na mga vlog ay makabalik na po si Bong. At syempre mga kaibigan, binabati po natin ang ating mga kapatid na patuloy na sumusubaybay sa atin. Ang ating pong mga kaibigan Team Ayuda Revive, yan pong ating Team Pima, Team Burnable, ayan pong ating mga Team Budol. Ayan, maraming salamat po sa inyo. Siyempre, at iba pang mga team na talagang nandyan at patuloy na sumusuporta sa atin. Ayan, miga-miga love shoutout po sa lahat po ng ating mga followers na laging nakasunod sa ating mga premiers. Thank you so much po sa inyo. At sana po mga kaibigan, ay samahan niyo ako sa aking dalangin na sana ay maabot na ni Ka-Business ang kanyang 1 million subscribers sa taong ito. Siyempre po mga kaibigan, nagpapasalamat po tayo at patuloy na umuusad ng umuusad. 377,000 na po. At siyempre, si Ka-Business, si Papa Dins din po ay atin pong inilalapit sa inyo. Sana po maabot naman ng kanyang silver button. 8,000 subscriber na rin po ang kulang. So hanggang sa muli po mga kaibigan, ako po si Taong Gala. Sana po hindi kayo magsawang sumubaybay sa ating mga updates at sa ating mga reaction.